the finished work of Jesus that you are fighting for us, that you've gone ahead of us, and we are victorious today in you. Come on, let's sing. God is fighting for us, pushing back. Isang pinagpalang gabi po. Hallelujah! Isang pinagpalang gabi po, mga kapatid, sa lahat po ng mga nanonood at nakikinig po sa gabing ito. Purihin po ang Diyos sa buhay niyo. Hallelujah! So, bago po ako mag-start, gusto ko po muna kayong kumustahin. Kumusta po ang buhay ng bawat isa? So, praying po na okay lang po kayo at patuloy niyo nararanasan po yung pag-ibig ng ating Panginoon. So kung ano man po yung mga trials na meron po tayong pinagdaanan ngayon, relax lang. God loves you so much, kapatid. So huwag niyo pong kalimutan yan. Mahal na mahal po tayo ng Diyos. Kaya malilitgo po natin ang lahat ng mga trials na yan. So meron pong magandang plano ang Diyos sa buhay natin. Kaya po, talagang niloob ng Panginoon na makinig ka sa gabing ito, dahil ito'y marami kang mapupulot, kapatid, na aral na nagmumula sa salita ng ating Panginoon. So, ang tema po ng ating pagsalusaluhan sa gabing ito ay pinamagatan po ito ng servant's heart, o yung puso ng naglilingkod sa Diyos. Amen. So, ano po ba yung mga katangian na dapat po natin i-apply bilang servant ng ating Panginoon? So, naniniwala po ako na we are all chosen by God. So, kung mayroon man tayong kanya-kanyang tungkulin sa pagtawag ng Panginoon sa atin, masasabi ko lamang na do your best, mga kapatid. Kasi, sobra pong pinagpala ang mga tao, ang mga anak na pinili na ng Diyos na magiging lingkod niya. Amen po. So, glory to God. Hallelujah. So, bago po tayo mag-start, nais ko po na umawit tayo ng mga papuri, pasasalamat at pagsamba sa ating Diyos na buhay. So, naisin po natin na bigyan po tayo ng pusong dalisay upang magawa po natin ang lahat, ang tatlong katangian na ibahagi ko sa inyo, pusong dalisay na magkaroon po tayo ng mahabaging puso, magkaroon po tayo ng mababang loob, magkaroon po tayo ng
pagiging maunawain sa kapwa at mapagmahal sa kapwa. Amen po. So, hallelujah. Damin po natin yung presensya ng ating Panginoon at unawain po natin yung mensahe po ng lyrics po ng pusong dalisay. Oh, hallelujah, Jesus. Hallelujah. Shekar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 
Spirit, Holy Spirit, we invite you in our midst. Hallelujah.
Jesus, kayo po ang kumilos sa aming kalagitnaan. Mahal po namin kayo. Nais po namin, Panginoon, na sumunod kung ano po yung nais mo ipagawa sa buhay namin. Lord, kami ay taos puso, nagpapakumbaba, humihingi ng biyaya at habag sa iyo, Panginoon, upang magampanan po namin, Father God, ang nais mo ipagawa sa buhay po namin. Nais po namin, Panginoon, na magiging faithful servant mo, Panginoon. Tulungan mo po kami, Lord God, dahil alam po namin na hindi po namin kaya ito kung wala ka sa buhay namin. Hallelujah, Jesus. Oh, hallelujah. Nagpupuri kami, nagsapapasalamat, sumasamba sa iyong dakilang pangalan. Patawarin mo kami, Lord God, sa lahat ng aming mga kasalanan na gawa sa iyo sa isip, sa salita, at sa gawa. Lord, sa gabing ito, Panginoon, samahan mo ako. Samahan mo ako at salita mo lamang, Panginoon, ang siyang lalabas sa aking mga labi. Bigyan mo po ako, Panginoon, ng boldness spirit, Panginoon, na maipahayag ko ang salita mo na buong tapang, Lord God, buong lakas, Panginoon, na nagmumula sa iyo. Lord God, salamat po ng marami at tipuin niyo po ang lahat po na nakikinig, nanonood, sa gabing ito, Lord God, at ang mga kapatid namin na hindi po nanonood, hipuin niyo po sila, Panginoon. Ipaalala mo po sa kanila, Panginoon, na merong midweek service po, Panginoon. At ito'y isang sandata, Panginoon, na pwede po namin, Father God, magiging panglaban sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Lord God, Lord, itouch niyo po, Panginoon, ang puso ng bawat isa. Maalala po nila, Panginoon, na ikaw po ang siyang tunay na nagmamahal sa buhay nila, Lord God. Salamat po ng marami, Panginoon. Sa iyo po ang lahat ng kapapuri, pasasalamat, pagsamba, sa dakilang halan mo lamang, Panginoong Jesus. Ito ang aking samot dalangin. Amen. In amen. So, hallelujah! So, sobra pong nakaka-bless po. Pag naalala ko na yung pagmamahal ng Panginoon Diyos sa buhay po natin, kung paano niya tayo sinit apart po, mga kapatid, sa mundong ito. Alam po natin na ang mundong ito ay napakagulo. So, sobra po nakaka-bless na tayo ay pinili po niya na bilang servant niya. So, kaya po nahihiyak po ako kasi sino ba naman ako para isa sa pipiliin ng Panginoon para magpahayag ng salita niya. So, hallelujah. Bago po ako dumako sa tatlong bagay na aking ibahagi sa inyo, sa aking introduction po, nais ko pong i-share sa inyo yung buhay ni Esteban. Ito pong si Esteban, mga kapatid, ay isang lalaking merong matibay na pananampalataya sa ating Panginoon. Ito yung matatagpuan ng story po na ito. Nabasa ko po ito sa Aklat ng Gawa, chapter 6. So, ubuanon po natin, basahin po natin ang buong chapter upang maunawaan po natin kung paano nagiging faithful servant si Esteban nung time na sobra pong naranasan niya yung mga pahirap, pero hindi po talaga siya sumuko. Amen? So, sa aking pagbabasa po, ang sabi rito sa chapter 6 na aking nabasa, ano ko na lang po ito, i-short ko na lang po yung story, pinulot ko lang po yung pinakamahalaga po na nais po ng Panginoon na i-share sa inyo. So, ang sabi dito, isa si Esteban sa pitong napiling tagapaglingkod o nagpapahayag ng salita ng Diyos. Si Esteban ay isang lalaking may matibay ang pananalig sa Diyos. Amen. Sa sipag po nila na magpahayag ng salita ng Diyos, open po our Bible po sa Gawa, chapter 6, verse 7, ang sabi nito, patuloy na lumaganap ang salita ng Diyos at ang sumasampalataya ay parami ng parami sa Jerusalem at maging sa mga saserdote, marami na ang sumasampalataya. So, amen. So, bilang o ikaw, kapatid,
na pinili ng Panginoong Diyos na tagapagpahayag ng kanyang salita. Dapat magsipag po tayo kung paano tayo naging masipag noon, mas sisipagan pa po natin ngayon na tayo ay pinili na niya na bilang lingkod po niya. So gayahin po natin yung buhay ng ni Esteban o ng pitong lingkod na ito na napili para ipahayag po yung salita ng ating Panginoon. Amen po. So sa aking pagtutuloy po at sa sobrang tuwa ng Diyos, so ito po dahil nga po nagampanan po nila ni Esteban ang pagpapahayag at ang dami na pong sumampalataya sa ating Panginoong Diyos, sa sobrang tuwa ng Diyos sa buhay ni Esteban, pinuspos siya ng kapangyarihan anupat nakakagawa na siya ng himala at kababalaghan. Amen. So, siyempre pong nakaka-bless kasi si Lord, nakikita po natin ang lahat, nakikita po niya yung lahat ng ginagawa po natin. Kaya binibigyan pa po niya tayo, binibless niya po tayo para po makakagawa pa po tayo ng mas mag-improve pa po yung gampanin natin dito sa mundo. At ayun nga po, ang sabi doon, nakakagawa siya ng himala. So, at kababalaghan. So, bilang servant po, nai-imagine ko po kung gaano ka-active si Esteban sa tungkulin na pinagkatiwala ng Diyos sa kanya. Kaya kinalugdan po siya ng Diyos. So, nai-imagine ko rin po kung paano po siya manalangin sa may mga sakit, manalangin sa mga tao na nangangailangan ng comfort, manalangin sa mga tao na nangangailangan ng tulong pinansyal. So kasi kapag ang Diyos, naniniwala ka sa kapangyarihan ng Diyos, kaya pong gawin ng Diyos yung akala mo hindi mo kaya sa pamamagitan ng panalangin. So kapag naman mga kapatid, bilang servant ka ng Panginoon at kung meron kang nagagawang himala o milagro, huwag mo itong angkinin. Sabihin mo kaagad, glory to God. Kasi nagawa yun hindi dahil sa angking galing mo, kapatid. Yun ay nagawa dahil po sa biyaya ng Diyos na ipinagkaloob sa'yo. At si Lord po talaga ang tumugon sa panalangin mo para doon sa tao na ipinalangin mo. Amen po. So hallelujah. Sa aking pagtutuloy, kaya pinaratangan si Esteban ng kung ano-ano. So sobra pong nakakalungkot ano. Kasi kapag ang lingkod ng Diyos lumalalim at nakakagawa na po ng himala, milagro, kabutihan, umaangat na po. Kasi nga siyempre binibless nga tayo ng Panginoon eh. Ito yung pangako ng Diyos eh. Kapag tayo'y magiging tapat na servant niya, ibibless niya po tayo. Alam ng Diyos ang lahat ng ating pangangailangan. Kaya kahit hindi na po tayo hihingi sa Kanya, ibibigay niya po ito. So ngayon, kumbaga, yung buhay ni Esteban po talagang umaarangkada. So bilang po servant ng Panginoon, hindi na po ako lalayo sa sarili ko po. Hindi po biro. Oo, pero nung talagang isa puso mo na, Lord, hindi ko to kaya kung wala ka. At yun, sasamahan ka po talaga ng Panginoon. At magugulat ka na lang, kapatid. Magugulat ka na lang. Mararanasan mo ang tunay na kapayapaan. Mararanasan mo ang contentment na buhay na ninanais po ng tao sa mundong ito. Mararanasan mo yung matulog ka ng mahimbing kasi alam mo na kasama mo ang Diyos. Alam mo na mahal ka ng Diyos. Kaya lahat ng pagsubok na yan, wala yan, maliit lang yan. Dahil meron tayong malaking Diyos na nagbibigay ng pagpapala, nagbibigay ng lakas. Siya nga po yung kandungan natin eh. At siya po yung kalakasan natin. Amen po! So yun, hindi po talaga nawawala pala yung mga taong marites. Amen po! So mga nagpaparatang,
sa isa servant ng Panginoon, sa lingkod ng Diyos. So hindi po nawawala yun. Kaya po tayo mga kapatid, huwag po tayong malulungkot kung tayo man ay nakakarinig ng mga behind the back na nagsasabi sa atin, sa likuran po natin na parang sinisiraan tayo sa kapwa natin, hayaan mo sila. Nakikita po ng Diyos yan, kaya si Lord na po ang bahala sa kanila, ipasa sa Diyos nyo na lang po ang lahat. Amen po, kasi hindi lamang ikaw ang nakakaranas. Naranasan po ito ng mga nagsiserve sa ating Panginoon noong unang panahon pa. At higit sa lahat, naranasan po ito ng ating Panginoong Hesukristo. Amen po? So, hallelujah. So, ang sabi rito, kaya pinaratangan nila si Esteban ng kung ano-ano para magalit ang mga tao sa kanya. At ang nakakalungkot, naniwala naman ang mga taong ito. Kaya sinunggaban nila ito. Ay, grabe. Sobra pong nakakalungkot, ano? So, ang daming nagawang himala at milagro ni Esteban, daming tulong na nagawa sa kapwa, pero anong ginawa? Biglang naglaho ang lahat dahil lang po sa paninira o pinaratangan yung si Esteban ng kung ano-ano. So, naniwala ang tao. Kaya, anong ginawa nila? Sa Gawa, chapter 7, verse 58, nang sabi nito, kinaladkad nila si Esteban hanggang sa labas ng lungsod upang batuhin. Hallelujah! Hinubad ng mga saksi ang kanilang kasuotan at iniwan sa isang binatang nagngangalang Saulo. Verse 59, at pinagbabato nila si Esteban ng nananalangin naman ng ganito, Panginoong Jesus, tanggapin mo ang aking espiritu. Lumuhod si Esteban at sumigaw ng malakas, Panginoon, huwag mo na po silang panagutin sa kasalanang ito. At pagkasabi nito, siya'y namatay. Hallelujah. Hallelujah. Oh, shakar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 akay. Hallelujah. Alam niyo po mga kapatid, naranasan ko kasi ito. Kaya sobra po akong nakakaramdam po ng kurot sa puso. Naranasan ko to kung paano ako umani ng mga kaibigan, kapitbahay, pamilya. Pero anong ginagawa sa akin? Although, marami din naman po akong naaakay. Kaya lang, minsan nawawala. At yun nga po, makakaranas ako ng mga paninira, pagbabato. Hindi lang to literal na ano eh, na talagang sa buhay literal po, yung pagbabato na sinasabi rito kay Esteban. May sasabi ko talaga na ang daming sinasabi sa likuran mo na pinagbabato ka na, kumbaga, kung talagang literal na bato na yon na mga pinagsasabi na sa'yo sa likuran mo, siguro, matagal na akong tumba, matagal na rin ako na namatay o parang, pero hindi eh, habang pinagsasalitaan tayo ng hindi maganda, mas kumapit tayo sa Diyos. Habang pinagbabatang o tayo, pinararatangan ng hindi magandang salita, mas kumapit tayo sa Diyos. Kasi alalahanin mo kapatid, mahal ka ng Diyos. Hayaan mo sila at ipanalangin po natin sila kasi hindi po nila alam ang kanilang ginagawa. So di ba po, napakaganda po ng halimbawa na sa verse 60 na lumuhod si Esteban at sumigaw ng malakas, Panginoon, huwag mo na po silang panagutin sa kasalanan ito. At pagkasabi niya, siya'y namatay. So maging tayo man ka mga kapatid, kung meron man po, malalaman po natin na pinagkakaisahan tayo, pinagraratangan tayo, pinagbabato tayo ng mga salitang masasakit. Sabihin mo na lang sa Panginoon, Lord God, huwag mo silang panagutin sa mga ginagawa nila sa akin. Bagkus Lord, baguhin mo ang kanilang puso, makita kanila Panginoon sa buhay ko. Hallelujah! Kung ating alalahanin, di ba si Jesus Christ, sinabi niya rin ito, Nung pinako siya sa cross, nahihirapan siya, nauuhaw siya, lahat na lang kinurunahan siya ng kurunang tinik, pinaghahampas, pinako.
inuraan, kinutya, lahat po ng paghihirap ng ating Panginoong Hesus ay dinanas niya sa cross ng Kalbaryo dahil yon sa pagtubos sa buhay po natin, mga kapatid, upang hindi tayo mapunta sa dagat-dagat ang apoy. Ngunit ano ang sabi ng ating Panginoong Hesus? Ang sabi niya, Ama, Ama, patawarin niyo po sila dahil hindi po nila nalalaman ang kanilang ginagawa. So magiging Christ life po tayo. Magiging mamuhay po tayo na parang si Jesus Christ. Kasi nga, pinili na po niya tayo eh. So kapag pinili na po tayo ng Diyos, lahat ng kasalanan natin na nagawa noon ay pinatawad na niya. At ngayon, binigyan niya po tayo ng lakas upang maipahayag ang kanyang salita ng buong tapang. Amen? So kaya huwag po tayong matakot. Sabihin po natin sa ating mga kapatid na hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon, mga kapatid, mahal ka ng Diyos. Naghirap ang ating Panginoong Hesus Kristo sa cross ng Kalbaryo dahil sa pagmamahal sa iyo. Kasi ako man, kapatid, binago na lang rin ako dahil nakarinig na rin po ako ng mga salita ng Diyos. Dahil aminado rin po ako sa buhay ko before na talagang ako rin naman dati ay sobra din pong naging suwail na anak ng Diyos. Ngunit kilala tayo ng Diyos. Sa sinapupunan pa lamang tayo ng ating mga magulang, kilala niya na tayo at pinili na niya tayo na magiging servant. Kaya po mga kapatid, kailangan natin may-apply po sa buhay natin. Amen po? So yung tatlong bagay na ito, ito po yung magkaroon po tayo ng pagiging mahabagin at kababaang loob, mapag-unawa, o mapagmahal sa kapwa. Amen po? At itong tatlong bagay na ito ay ibahagi ko sa inyo at upang magtagumpay po tayo bilang servant na pinili na ng ating Panginoong Diyos. So buksan po natin ang banal na aklat sa Lucas chapter 10, verse 26 to 27, ang sinabi rito, Sumagot si Jesus, Ano ang nakasulat sa kasulatan? Ano ang nababasa mo roon? 27, Tumugon siya, Ibigin ang Panginoong mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas, at ng buong pag-iisip. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Amen. Hallelujah. Upang magawa po natin at may apply po natin sa buhay natin. So lagi po nating isipin na sa Diyos po tayo umiibig. Kaya yung pag-ibig po natin sa kapwa natin, kusa na lang po yan. Nasusunod, kusa na lang po yan na, matuto tayong maging mahabagin, matuto tayong magiging mababang loob, matuto po tayong maging maunawain at mapagmahal sa kapwa natin. So, number one po, mahabagin. Efeso chapter 5, verse 1 to 2, nang sabi rito, Yamang kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos. Hallelujah! Tularan ninyo siya. Amen. So, di ba po, yaman daw na tayo'y mga minamahal na anak ng Diyos. So, glory to God! Ang buha ay ang ama po natin na sa langit, makapangyarihan, mayamang Diyos, may-ari ng langit at lupa, at tagapagmana tayo. Amen po ba? So, minamahal daw po tayo. So, napakalinaw po dito sa chapter, sa aklat na ito na tayo ay minamahal ng Diyos. Kaya tularan po natin siya. Amen po? So, mamuhay kayong puspos ng pag-ibig tulad ni Kristo. Amen. Dahil sa pag-ibig sa atin, inihandog niya ang kanyang buhay bilang halimuyak na hain sa Diyos. Amen po. Yun nga po, mga kapatid. Sumamuhay tayo na bilang Christ life po. Yung pamumuhay po na parang si Jesus Christ po. So,
mamumuhay po tayo ng puspos ng pag-ibig. Amen po. Kasi ang ating Panginoon ay pag-ibig. Kaya kung nasa sayo na ang puso sa puso mo ang Panginoong Diyos, magkusa na lang po nag-flow. O lumalabas na lang po sa tuloy yung pagmamahal mo, pag-uunawa mo sa kapwa mo. Amen po. So, sa Efeso 6, ilagdag ko po rito, ang sa Efeso 6, chapter 6, verse 7, ang sabi po rito, maglingkod kayo ng may mabuting kalooban na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao lamang. So, malinaw po rito na kapag tayo ay maglingkod, alam ko po na marami po sa gabing ito nanonood na naglilingkod na po sa ating Panginoon. So, kapag tayo da po ay maglilingkod sa ating Panginoong Diyos, dapat maglilingkod po tayo sa tao na isipin po lagi natin na hindi sila yung pinaglilingkuran natin. Pagkos ang pinaglilingkuran po natin ay ang ating Panginoong Diyos. Amen po. So, mamuhay po tayo ng puspos sa pag-ibig. Dahil ang pag-ibig, kalakip nito, ang pagpapatawad, pag-unawa sa kapwa, kaya ipanalangin natin na magkaroon tayo ng compassionate heart o mahabagin o maging mahabagin sa kapwa po. Amen po. Hallelujah. So, next naman po, dumako po tayo sa pangalawa, kababaang loob. So, bakit po napakahalaga po ng kababaang loob? Dahil pinili na tayo ng Diyos na maging servant niya. Amen po. So, talagang pinili na po tayo. We are all chosen. Kaya matuto tayo sumunod kung ano ang nais ipaggawa sa atin. Amen po. Subuksan po natin ang banal na aklat sa unang Pedro, chapter 5, verse 2, nang sabi rito, ipinamamanhi kong alagaan ninyo ang kawang ipinagkatiwala sa inyo ng Diyos. Pamahalaan ninyo ito ng maluwag sa loob, hindi napipilitan lamang, sapagkat iyan ang ibig ng Diyos. Gampanan ninyo ang inyong tungkulin, hindi dahil sa masakim na paghahangad ng pangsariling kapakinabangan, kundi sa katuwaang maglingkod. Hindi bilang Panginoon ng inyong mga nasasakupan, kundi bilang uliran ng inyong mga kawan. Amen. So, ang Panginoong Diyos, mga kapatid, ay namamanhi po sa atin sa gabing ito. Naalagaan daw po natin yung ibinigay o pinagkatiwala niya sa atin. So, ano po ba yung, kung ikaw ay servant, mga kapatid, ano po yung tungkulin na ibinigay ng Diyos sa buhay mo sa gabing ito? Hallelujah. So, ikaw ba ay tagapagpahayag? Ikaw po ba ay nasa music ministry? Ikaw po ba ay nasa mana ministry? Ikaw po ba ay nasa women's ministry o sa evangelism ministry o kung ano po yung ministry na ibinigay ni Lord, pangalagaan daw po natin ito. At huwag po daw nating isipin na ako yung head dyan, kaya dapat sumunod kayo. Kasi mga kapatid, ang nais ng Diyos, gumawa po tayo ng merong kababaang loob. Kasi ayaw ng Diyos na tayo ay magmalaki. Ayaw ng Diyos na nagdidikta tayo sa kapwa natin. Ayaw ng Diyos na para bang ikaw yung hari, para bang ikaw yung Panginoon. So ang nais ng Diyos, magpakababang loob po tayo. Kung wala po ang isa doon sa ministry na yon, gampanan na po natin. Gawin na rin po natin ang paglilinis. Kung kulang po ang music ministry, go po tayo. Kung lalo na po sa pagpapahayag ng salita ng Diyos, huwag po natin sabihin, ay nako, hindi ko po kaya yan.
Alam niyo mga kapatid, hindi po ako naniniwala dyan. Nangyari po yan sa akin. Nung sinabi ko na hindi ko po kaya yan, ay talagang hindi kaya. Kapag pagpipilitan mo, sabi nga, kapag ayaw, maraming dahilan. Pero pag gusto, maraming paraan. Kaya nung time na binigyan talaga ako ng pagkakataon ng Diyos na mag-share, magsalita na sa inyo, sabi ko, Lord, kung anuman ang kalooban mo sa buhay ko, ikaw ang masusunod. Ngunit babaan mo ako ng knowledge and wisdom upang maipahayag ko na merong kabanalan at merong pong boldness spirit po, Lord God. Kaya sa'yo ako aasa, Panginoon. Ganun lang kadali, mga kapatid. Kausapin mo ang Diyos na para mong ama sa ama. Na parang, Papa, parang di ko kasi kaya. Pero pag sinabi ng ama mo na kaya mo, anak, at magtiwala ka. Kasi nakikita ng Diyos kung ano yung kakayanan po natin. So, kung ano po yung pinagkatiwala sa atin, gampanan po natin ito na merong kababaan po. At syempre, meron pa po tayong mas head pa po sa atin. Kung ano po yung nais na ipagawa na sa atin, matuto po tayong magpasakop. Gaya po ng pagpapasakop po natin sa ating Panginoon. Kasi ang sabi nga dun, hindi po tayo sa tao naglilingkod. Naglilingkod po tayo sa ating Panginoon. Kaya huwag po tayong magreklamo kung tayo man ay naatasan po na maglinis ng charts. Kayo man ay naatasan na ikaw ay magsung leader. Kayo man ay naatasan na magpahayag. Huwag po magreklamo. Kasi ito po yung pinaka-the best na calling po sa buhay po natin. Ang sabihan pa lang na kayo'y pinili at minamahal na anak ng Panginoon. O diba? Sobra po nakaka-bless. Grabe. Pinili tayo at minahal tayo ng ating Panginoon. Amen po. So, hallelujah. So, sobra pong nakaka-bless. Kaya mga kapatid, huwag po tayo maging mareklamo. Magkaroon po tayo. Ulit ko, magkaroon po tayo ng kababaang loob at maging maunawain po. Amen po. So last po, ito na po papasok yung pagiging maunawain at mapagmahal. So sabi doon sa nabasa ko sa FB. Okay, so dahil mahilig puso ang FB ngayon, ang social media, nakabasa po ako nito, sabi ko rin, no? The greatest example of love is service to others. So, yun. Yun po talaga ang pinaka-the best na pagpapakita mo ng pagmamahal sa kapwa mo ay yung paglilingkod mo sa kanila. Amen po? So, wag po nating isipin na, ay, nako, lagi na lang ako. Parang ganun, wag po. Kasi, mas masarap nga yun eh. Dahil lagi nakatuon yung mata ni Lord sa buhay mo. Ay, nako, itong anak ko na to, yung faithful servant ko na ito, ibibless ko to ng siksik, liglig, at umaapaw pa. So, ayun yun po ba yun? So, kasi lahat nga ng ginagawa natin, nakikita ng Diyos. At lahat ng iniisip natin, nakikita at nababasa ng Diyos. Ang lahat na nasa puso natin, nakikita rin ng Diyos yan. Kaya po, kapag tayo ay gumagawa ng merong pong pagrereklamo, ay naku kapatid, hindi po malulugod ang Diyos sa buhay mo. So, kaya wag po tayong magreklamo. Magpasalamat ka kasi you are chosen. We are chosen. Amen po. So, gusto ko pong i-share sa inyo sa unang Pedro sa chapter 3 verse 8 nang sabi po rito, ang sabi po rito, sa wakas, magkaroon kayo ng pagkakaisa. Amen. At magtinginan kayong mabuti. Magmahalan kayo bilang magkakapatid. Maging maunawain at mababang loob. 9. Huwag ninyong gantihan ng masama ang gumagawa sa inyo ng masama. Huwag ninyong alipustahin ang umaalipusta sa inyo. Sa halip, ipanalangin ninyong sila'y pagpalain ng Diyos. Hallelujah! Alam niyo po, napabawaw ako rito. Ha! Sa mensahe ni Lord at natanong ko si Lord, kaya po ba namin ito lahat? Hallelujah! Kasi, di ba po, pag inalipusta tayo, parang kapong tayo, tao, ang sarap gumanti, ano? Pero, ayaw ni Lord yun.
kasi chosen tayo eh. So dapat makitaan talaga tayo ng buhay na mayroong mayroong kahabagan, mababang loob, maunawain at mapagmahal sa kapwa. Dahil ang paghihiganti, ibigay mo sa Diyos. Malinaw po yan na sinabi niya sa banal na aklat na sa kanya ang paghihiganti. Kaya wala po tayong dapat gawin kung hindi manalangin, manalangin, manalangin at idulog sa Panginoon ang nais mo. Kung masama ang loob mo, ala, iiyak mo sa Panginoon. Alam niyo po, kikilos ang Diyos. Hindi mo man agad-agad mararamdaman, pero kapag si Lord ang kumilos, mamamangha ka at sasabihin mo, Lord, thank you so much. Sabihin mo, napaka, kapatid, yan po ay sobra ko nang naranasan. Kahit na on the spot, nakita ko kung paano ako pagkakaisahan, kung paano ako pagtatawanan, hindi ko alam kung bakit si Lord dinako niya yung panyapak ko sa tahanang yun. Na naandun, nagtipon-tipon, nag-usap-usap, hindi ko alam. Pero kasi si Lord, alam po niya, nais kasi ng Diyos na ihayag sa kanyang anak ang mga tao na medyo gumigiwang na po sa relasyon sa kanyang anak na nagiging nagpapakalalim o nagiging faithful servant niya. So, umiyak ako, and then after that, pagkatapos ng iyak ko, sabi ko, Lord, patawarin niyo po sila. Dahil hindi po nila alam ang kanilang ginagawa. So, agad-agad po yun, mga kapatid. Nagkaroon po kami ng masinsinang pag-uusap. And then, ayun, nag-iiyakan. So, praying po na huwag po natin hayaan na makagalaw si Satan sa puso natin. Na huwag po nating hayaan na magamit tayo ni Satanas para pabagsakin po ang ating kapatid na ginagamit ng Diyos na magpahayag ng kanyang salita. Huwag po nating hayaan si Satan na kontrolin ang buhay po natin at gamitin niya po tayo sa kasamaan. So, kapag tayo ay nakaramdam ng hindi po maganda, mga kapatid, magbalik loob po tayo sa Diyos at sabihin po natin, Lord, alam kong hindi mo ito kalooban. Kaya Lord God, kahabagan mo ako, Panginoon. Sa ganun lang, kapag nakakaranas po tayo ng hindi maganda, pray lang. Alam niyo po, si Lord na andyan lagi. Lagi po siyang handa na sumaklulok agad sa kanyang mga anak na lubos na nagtitiwala sa kanya. So, sa aking conclusion po, mga kapatid, ako ay dinako po ng ating Panginoon dito sa Unang Juan, chapter 4, verse 7, ang sabi po rito, mabuting pangangasiwa sa mga kaloob ng Diyos. Amen po. So, alam ko, lahat po tayo ay nakakaranas po ng kapigatian, ng trials bilang servant na akala po natin, porkit servant tayo, hindi na po tayo makakaranas ng mga trials o mga ano pa man sa buhay. Pero kapatid, eto po, kapag ikaw ay tinawag na ng Diyos, mas lalo mong mararanasan yung pagliglig kasi dinadalisay po tayo ng ating Panginoon. Dinadalisay niya po yung puso natin, kaya po dinadalisay po niya yung buhay natin kasi nais ng Diyos na magiging faithful servant po niya tayo, magkaroon po tayo ng puso na tunay na naglilingkod sa kanya. So ang sabi po ng ating Panginoon sa verse 7, ang sabi niya, malapit na ang wakas ng lahat ng bagay. Hallelujah. Kaya't maging mapagtimpi kayo at manatiling malinaw ang pag-iisip upang kayo'y makapanalangin. O, di ba po? Napakalinaw po. Sabi niya, malapit na ang wakas. So, alam ko po na naririnig niyo na po ang salitang revelation o yung ang rapture, ang salitang rapture po, at mababasa po natin 'yan sa aklat ng Revelation po, mga kapatid. So, ngunit,
May mga naririnig din po ako na sinasabi po nila na katagal-tagal na po naririnig nila na magbabalik daw ang Panginoong Jesus. Ngunit hindi naman daw nangyayari. Pero kapatid, ang sabi ni Lord ngayon sa akin, kung hindi ka man niya madatnan dito sa lupa, merong katapusan ng buhay natin. So magre-report po tayo sa ating Panginoon. So kapag tayo ay mag-report sa ating Panginoon at kung hindi po natin nagampanan yung nais na ipagawa ng Diyos sa buhay natin, so ano pong mangyayari sa atin? Kung nakakagawa po tayo ng mga hindi kalugod-lugod sa Kanya, ano po ang pag-aani natin? So sa tingin niyo po ba, sasabihin ni Lord sa'yo na, "Welcome, my faithful servant." Sasabihin kaya ni Lord yun? Di ba po, kapag tayo ay mawala na po sa mundong ito, pag nag-report na po tayo sa ating Panginoon, iisa lang po ang sasabihin ni Lord, ano ang ginawa mo sa buhay na ipinagkatiwala ko sa iyo? So, ngayon pa lang mga kapatid, magkaroon po tayo ng malinaw na pag-iisip. Di ba po, sinabi niya po rito eh, malapit na ang wakas ng lahat ng bagay, kaya't maging mapagtimpi. Huwag daw pumatol, mapagtimpi. Kayo at manatiling malinaw ang pag-iisip. Amen! So, kailangan maging malinaw ang pag-iisip. Huwag nga kasi pumatol sa lahat ng mga bumabatikos sa'yo. Amen po, hallelujah. So, maging mapanalingin, upang kayo'y makapanalangin. Amen. So, kapag malinaw ang isip po natin at hindi po tayo pumapatol, alam niyo po ba ano una kaagad ang papasok sa isip mo? Lord! Talagang iiyak ka na lang kay Lord. Talagang hindi ka papatol. At minsan, kapag, siyempre, bilang tao, talagang meron kang isang tao, naiiyakan mo talaga, pastura, ganito nangyari sa akin, o, diba? Sarap pong magsumbong doon sa doon sa alam mo, ang ipapayo sa'yo, yung salita ng Diyos, hindi po yung kakampihan ka, kapatid. Kaya kapatid, kung tayo ay nakakaranas po ng pagbatikos sa buhay po natin, nakaranas ng paninira, kapatid, ang dami po mga servant ng Panginoon na willing makinig sa'yo. Dahil kapag ang servant po ng Panginoon, lapitan mo at hihingi ka ng payo, tsaka mga kapatid na ang maririnig mo ay batas. Tsaka kapatid na ang maririnig mo ay salita ng Diyos na magbibigay lakas sa buhay mo. Amen po? Ang sabi rito, next, sa 8, higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. Huwag maging mabigat sa inyong loob ang pagtanggap sa mga kapatid bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos. Amen! Gamitin ninyo sa kapakinabangan ng lahat ang katangiang tinanggap ng bawat isa. Hallelujah! So, di ba kapag ang Lord ay na-bless sa atin, binibigyan po tayo ng Panginoon ng mga gantimpala, binibigyan niya po tayo ng mga karunungan na hindi po binibigay sa mga taong nasa mundo na hindi po sumusunod po sa kalooban ng Panginoon. So mapalad po tayo na tayo ay chosen, tayo ay pinili at minahal po niya. Amen? So ang next po doon, ang sabi rito, kaya gamitin po natin ang lahat ng binigay ni Lord sa atin sa kabutihan at para ang ating Diyos ang siya pong mailwalhati at siya po ang makita sa buhay po natin. Kaya pag sinabi po, ang galing mo naman magsalita, ang galing mo namang mag-share ng Word of God, sabihin mo kaagad, glory, glory to God. Yan po yung talagang sinasabi ng aming mahal na Pastora LB. Huwag niyong angkinin ang kapurihan na nakikita sa buhay niyo. Dapat ibigay niyo sa Panginoon dahil hindi kayo maging ganyan kung hindi dahil sa biyaya at habag ng ating Panginoong Diyos. Kaya po mga kapatid, napakasarap po talaga na bumabad po sa salita ng Panginoon. Actually, kami po ay meron po kaming araw at gabi na nananalangin kami sama-samang magkakapatid. Hallelujah! Sa River of God Revival Church, Marilao. Kung nais niyo po mga kapatid na
na makiisa sa aming gawain sa prayer devotion. Naku po, welcome na welcome po ang lahat. Ito po ay nasa Messenger lamang, video call. Kung gusto mo mag-video or kung gusto mo naka-off-cam off mic ka, ayaw mo magsalita, gusto mo lang nakikinig, gusto mo lang lumakas sa pananampalataya mo. Naku kapatid, welcome na welcome po kayo. Magsabi lamang kayo at aming ibibigay sa inyo yung link na ito. So, ito na. Next, verse 11. Ikaw ba'y tagapangaral? O yan na, tinatanong na ni Lord, ikaw daw po ba ay tagapangaral? Ipangaral mo ang salita ng Diyos. Amen. So, ikaw ba'y tagapaglingkod? Gamitin mo sa paglilingkod ang lakas na kaloob sa iyo ng Diyos upang siya'y purihin, upang siya'y papurihan sa lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo Jesus, sa Kanya ang kapangyarihan at karangalan magpakailanman. So, yun po yung sinasabi ko sa inyo mga kapatid. Kapag sinabi, kapag napuna po kayo, no, yung galing naman nito mag-word of God, ang ganda naman niya, ay ang galing naman niyang manamit, parang mga ganun, glory, glory to God. Kasi po, si Lord, pinagsasyain niya yung mga lingkod niya, nagsasyain niya po yung buhay natin at yung bawat pagsasalita po natin. Actually, hindi po kami yung nagsasalita. Yung Holy Spirit po, yun po yung talagang nagbibigay po ng lakas sa amin upang maipahayag po namin ang maayos sa inyo yung Word of God. Hallelujah. So kaya mga kapatid, lagi po nating naisi na ang banal na Espiritu ay buhay sa buhay po natin, upang makapamuhay po tayo na merong banal na takot sa Diyos, merong pagsunod sa kalooban ng Diyos. Amen? So, ang tinatanong ng Diyos sa atin, ano daw po ba yung ipinagkaloob niya na bilang servant? Ano daw po ba yung tungkulin na ibinigay niya? So, alam po natin yan, mga kapatid. So, di ba, kung ikaw daw ay tagapagpangaral, so ipangaral mo yung salitaan ng Diyos. Amen? Amen. So, yun po yung nais ng ating Panginoon, ipangaral yung kanyang salita. So, kung ikaw naman ay nasa music ministry, ay paglingkuran mo ng mabuti. Practicein mo yung mga songs. Dapat maunawaan mo yung ano, yung lyrics o yung bawat bigkas ng mga pag-aawitin ito, kasi ang pag-aawit hindi lamang yan ay umaawit ka nang wala lang. Kasi mga kapatid, ako man din ay nasa music ministry. Alam niyo po, sabi ko talaga nung una, sabi ko, Diyos ko, hindi ako makakabisado ng mga songs, ang haba, hindi ko makabisado talaga. Sabi ko, Diyos ko, Lord, ayaw ko talaga itong ganito, Lord. Lagi na lang ako si Ayaw, hindi ko naman po ito kaya, pastore. Parang ang alam ko lang, naghihili lang ako sa anak ko noon, yun lang ang alam kong pagkanta at kumakanta sa video, okay na hindi naman tumatiming. Pero alam niyo po, nakikita nga ng Diyos kung ano yung puso natin at chosen na tayo ng Panginoon. Pinili na po niya tayo. Kaya alam niyo yung hindi mo kaya, makakaya pala. Alam nyo yung dati, yung kahit nga sa isang istansa lang, hindi ko nga kayang kabisaduhin. Pero ngayon, sa biyaya ng Diyos, nakakaya ko pala kahit ang haba-haba. Amen? Hallelujah! Yung nagulat nga po ako dun sa Pure as Gold, sobrang haba po nun. Ang haba po nung song na yun. Pero, at isa pa, English pala yun. Sabi ko nga nung una, hindi ko nauunawaan ang English. Pero kapag talaga inunawa po natin yung bawat lyrics po, alam nyo, nangungusap ang Diyos sa inyo. Na parang ito lang ang ibig sabihin niyan, anak. Kaya makakanta mo siya ng buong puso. Kasi nga, ang winu-worship mo rito, ang inaawitan mo rito ay ang Panginoon mo. Ang may-ari ng buhay mo, kapatid. Ang lumikha sa'yo. Kaya awitin mo siya ng buong puso, na inaawitan mo yung King of Kings, inaawitan mo yung pinakamakapangyarihan sa lahat. Di ba po, kung tayo binibigyan po ng opportunity, na awitan po natin yung presidente, siguro talagang practice ka ng practice. Maya-maya, practice ka ng practice, sabihin mo, naku, kakantahan ko pa naman si presidente. Tapos ngayon, hindi ako makakabisado dito sa lyrics ko, kung nakakaya. Kailangan pala
napractice ko ito ng mabuti. Eh, how much more ang Diyos na yung inaawitan mo? Kaya dapat pala wag po nating maipahiya ang ating Panginoon. Wag po nating ma-disappoint si Lord sa atin na parang ang umaawit na nagpe-perform ka lang. No, ayaw ni Lord yan. Ang sabi ko nga doon sa aming mahal na pastora, parang hindi po bagay sa akin yan, yung maghimang aawit. Kasi alam niyo po, sa totoo lang, Bisaya nga ako. Ngayon, pag nagsasalita po ako, pag kumakanta ako, lumalabas talagang tunay na kulay kahit anong ayos ko ng pagbibigkas ko, Bisaya nga ako. So, alam niyo, sabi lang ni Lord sa akin, be proud, anak, kung ano ka. Kasi, you are chosen. Chosen na kita, anak. Parang sabi ko, daon ako napahiya kay Lord. Na masyado naman na sarili ko lang ang iniisip ko. Pero hindi ko iniisip yung nais ng aking Diyos. Ng ating Diyos. Huwag po nating isipin na ang kahihiyan natin. Ang isipin mo kung paano ka iaangat. Kung paano mo matatouch yung puso ng ating Panginoon. Amen po? Kaya po mga kapatid, huwag mo sabihin na hindi mo kaya kasi kaya po natin yan. Sinasabi ni Lord sa gabing ito, kaya mo yan. Kaya ko, kaya mo, kaya po nating lahat. Amen? Hallelujah! So, huwag po natin kalimutan ang tatlong bagay na dapat ipamuhay po natin bilang servant ng ating Panginoon, ang pagiging mahabagin, ang pagiging kababaang loob, ang pagiging maunawain at mapagmahal sa kapwa. Upang magkampanan po natin ng buong puso ang ating gampanin na ibinigay po ng ating Panginoong Diyos sa buhay natin. Hallelujah! So, purihin ang Diyos sa gabing ito. At nawa, mga kapatid, na sa lahat ng binaba ko na Word of God sa gabing ito, ito'y magrema po sa puso ninyo, mga kapatid. So, dalangin ko, mga kapatid, na magkaroon po tayo ng willingness po na heart na magkaroon po ng pagsunod sa ating Panginoon. So, magkaroon din po tayo ng merciful heart. So, yun nga po, maging mahabagin. Basta isipin nyo na lang na kung hindi nyo kaya, kaya nang ibigay ni Lord sa inyo ang lahat ng bagay na hindi kayang ibigay ng tao. Amen po. So, yun nga, sabi ko nga, may kanya-kanya tayong tungkulin na pagtawag ng ating Panginoon. So, doon sa last na verse na kinibinasa ko sa inyo, tinatanong pa ng Diyos doon kung ano daw ba yung tungkulin? Ikaw mismo, kapatid, ako mismo, ikaw, alam po natin kung ano yung tungkulin na binigay ng Diyos sa buhay natin. Kaya magiging masunurin po tayo, magiging faithful servant po tayo sa ating Panginoon. Amen po. So, hindi po biro, ngunit nandyan ang Diyos na ating makakapitan. Amen po. So, hallelujah. Tayo po ay dumako sa ating pangwakas na panalangin. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah. Father God, salamat po sa gabing ito. Salamat po sa mensahe mo na nagbibigay lakas sa amin, lalo na sa aming mga servant mo, Panginoon. Lord God, salamat po dahil kanya-kanya man ang tungkulin na binigay niyo po sa amin. Lord God, alam ko, Panginoon, na ikaw ang magbibigay ng lakas sa buhay namin, Panginoon. Ikaw po ang magbibigay ng talento, Panginoon. Ikaw po ang mag-bless sa buhay po namin. Kaya dalangin ko, Lord God, sa gabing ito, nababaan niyo po ng knowledge and wisdom, Panginoon, ang lahat po na nakikinig ngayon, Father God. At Lord God, may sa pamuhay po nila kung ano po yung nais mo, Panginoon, na ipagawa po sa buhay po nila, Panginoon, Lord God. Hallelujah, Jesus, O Lord, hallelujah. Lord, patawarin mo po kami, Panginoon, kung kami man ay nagiging suwail, hindi po naging masunurin sa iyong mga nais, Father God. Lord, hindi pa po huli ang lahat, Panginoon. Nais po namin, Lord God, na sa gabing ito magbukas ng puso sa iyo at tanggapin ka as Lord and Savior ng buhay po namin, Father God, at tanggapin po, Panginoon, kung ano po yung inassign mo, Panginoon, sa buhay namin. Pero Lord, patuloy mo kaming samahan, gabayan at ingatan, Panginoon, sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Hallelujah! Salamat po ng marami, Panginoon. Kayo na po ang magpala sa lahat po ng aking mga kapatid na nakikinig po ngayon sa gabing ito, Lord God. I-bless niyo po sila siksikliglig at umaapaw, Panginoon,
Panginoon na pagpapalang nagmumula sa iyo. Kasama po ang kanilang buong pamilya, Lord God, ang lahat ng may karamdaman, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, Lord God. Makakamit nila po, Father God, sa gabing ito ang kagalingan, Panginoon, na nagmumula sa iyo. Lord God, ang lahat po na nalulungkot, Panginoon, magkaroon po sila ng kagalakan, Lord God, na nagmumula sa iyo. Lord God, ang may mga problemang pinansyal, Lord God, kayo po ang magbigay. Buksan niyo po, Panginoon, ang durangawan ng langit upang ibuhos, Panginoon, sa iyong mga anak na nagtitiwala sa iyo, Lord God, ang kayamanan, Panginoon, na hindi po masusukat, Father God, in Jesus name, Lord God. Dalangin ko, Ama, na lahat po ng mga servant mo, Panginoon, ay magkaroon po ng malalim na relasyon sa iyo, Lord God, in Jesus name, O Lord, hallelujah. At ang bansang Pilipinas, Lord God, ay patuloy niyo pong pagpalain, Panginoon. Kayo po, Father God, ang patuloy na manguna sa bansang ito, Lord God. Salamat po ng marami, Panginoon, at bless niyo po ang church po namin, Panginoon, ang River of God Revival Church Marilao, at ang lahat po, Panginoon, ng churches sa buong mundo, Lord God. Salita mo, Panginoon, ang siya pong lumaganap, Father God, sa buong mundo, Lord God. In Jesus' name, this is our prayer. Amen and amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Amen.